Habang nagbiyahe ako, ang ganda ng gabi kasi ito eh. Kumbaga gabi siya, nakikita ko lahat ang mga malalaking sasakyan. Gabi dito kasi gabi ang pasok ng mga sasakyang malalaki. Pag oras na ng alas 11 to alas 12 hanggang alauna yan, bibiyahe na yung mga sasakyan dyan. Tuloy-tuloy na ang biyahe. Tingnan mo sa video, lahat ng malalaking sasakyan, ayan siya. Yan, kahit na dump truck or basta pang malakihang sasakyan, yan ang oras nila. 11 to 12 ang oras hanggang alauna, hanggang umaga na yan ang biyahe nila. Kung saan sila pupunta, yun na yun. Kaya naisipan kong kukuha ng video nito para makikita nyo naman kung gaano kadisiplinado ang mga tao dito. Pero hindi lahat. May talaga yung mga ganitong mga sistema, may system talaga sila. Kasi dadakipin sila pag araw sila pumunta sa location nila, dadakipin sila. May oras kasi ang mga ganitong sasakyan. Kaya ang ganda mo sila anuhan ng video kasi sunod-sunod sila eh. Sunod-sunod sila, puro malalaking sasakyan. Tingnan nyo ang video. Mga dump truck, kung ano-anong malalaki, ayan oh. Ang ganda nila no. Nakaisang linya lang yan. Hindi katulad sa atin na paikot-ikot. Isang linya lang yan sila. O puro yan malalaking sasakyan. Puro yan may mga karga. Kung ano-ano ang mga karga, mga delivery, mga ganun. Tingnan nyo. O diba? Yan, nakalinya talaga sila. Hindi sila pwedeng pumunta doon sa may sasakyan na pang mamaliit. Yung mga maliit na sasakyan, mga car na maliit. Hindi sila pwedeng pumunta doon kasi sisitahin sila. Kaya one way lang sila, tuloy-tuloy ang biyahe nila, one way lang yang mga yan. Tuloy-tuloy talaga yan siya hanggang sa makapunta sila sa kanilang location. Basta tuloy lang yan sila, hindi ko alam kung saan yan pupunta, basta nakikita ko. Andito kami sa ilalim ng tulay, o tingnan mo mayroon na namang malalaking dump truck. Pabiyahe na naman sila kung saan sila destinasyon. O tingnan mo, andito kami sa ilalim kasi ngayon ng tulay, papunta sa bahay ko, pauwi na ako sa oras na to. Nakikita ko namang ang daming dump truck na nakaano. Hindi lang kung dump truck, ang mga malalaking sasakyan andyan, pero nakalinya sila. Ang ganda nila panoorin, nakalinya sila lahat. Ayan, magde-deliver yan sa mga store, kung saan-saan ang delivery nila, magde-deliver yan, mga ganyan. Kaya ang ganda niyang panoorin, ayan, dump truck yan, magtatrabaho sa mga sa mga kalsada o saan sila na-assign, ganun siya. Tingnan mo, puro yan, ganyan. Ang ganda nga nila tingnan kasi may mga may mga ilaw-ilaw, bawal kasi ang walang ilaw dito. Dadakipin din yan, kaya ganyan sila. Tingnan mo, ang ganda nila tingnan, parang may disco light sa mga sasakyan nila, kulay-kulay ang color. Tapos nakalinya pala yan, sobra silang linya. Kasi hahabulin sila pag pumunta sila sa isang linya ng mga maliliit na sasakyan. Kaya ganyan lang sila. Diyan lang talaga ang area nila pag gabi. Wala ka rin makikita pag araw na mga malaking sasakyan, mga ganun, mga normal lang na sasakyan. Pero pag gabi, yan dyan sila magsisiputan. Ganyan talaga. Oh, ang ganda ng area, no? Ang linis, tapos ang ganda ng sinag ng ilaw. Tingnan mo yung paparating bus yan eh. Bus na malaki. Ang cute niya. Tingnan mo, ganyan ang mga bus dito. Ang daming ilaw. Kumbaga nakaano talaga sila. Ang laki ng bus, no? Kasi to, medyo traffic to. Kasi may may nagsalpukan na sasakyan sa daan. Kaya ganyan siya. Tingnan mo. Ang bagal namin kasi medyo traffic, tapos yung sa daanan, ayan oh, ang ganda ng design niya. Super ganda. Yung horsey na yung kalabira. Yung design yun na bato. Kumbaga design nila sa kalsada. Ayan, umpisa na naman yung mga lalaking sasakyan. Tapos, yan, nasa ilalim kami kasi ng tulay eh. Bawat tulay na daanan namin, sa ilalim kami dumadaan. Ayan, yung mga karga nila. Ganyan ang mga karga nila, pero gabi lang talaga sila lumalabas. Hindi katulad sa atin na kahit anong oras pwedeng lumabas. Dito hindi, may oras sila, gabi lang talaga pwede sila. Yung mga delivery sa malalaking tindahan, ganun, yung mag-deliver ng sasakyan,
mga ganun. Yung mga delivery ng mga kahit anong pagkain, gabi yan sila magde-deliver kasi gabi lang inaallow sa kanila ng gobyerno dito. Ayan, tingnan mo. Sa kabila naman, may mga bus doon sa kabila. Dito sa ano, mga normal na sasakyan lang siya. Tingnan mo, ang ganda. Ang cute naman ng ano nila. Kasi may mga ilaw-ilaw pa silang nalalaman. Tingnan mo, ang ayos, oh. Super ganda. Gusto ko sanang maglagay ng ano, ng music. Pero hindi pwede kasi makaka-copyright tayo. Kaya, pagtiyagaan nyo na lang ang boses ko. Ang boses na medyo ma-pack, kayo nang bahala sa aking boses. Sorry na, ganun talaga. Kayod-kayod lang, buhay OFW, ganito talaga. Kaya, kailangan natin kumayod para sa ating mga anak. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano man yung nagawa ko dito. Kasi totoo naman talaga is ganun naman talaga dito. Panggabi lang talaga ang mga malalaking sasakyan. Hindi siya pwedeng umano sa ano. Mayroon naman pero hindi masyadong marami. Pag hapon, kunti lang. Mga isa, dalawa, ganun lang. Pero pagkagabi talaga ganito talaga ang labasan nila. Tuloy-tuloy talaga yan. Wala kang makikitang ano. Dito naman, kaya nag-stop kami dito kasi may banggaan sa gitna. Kaya yan, nag-stop kami, medyo traffic. Pero ano lang yan, saglit lang yan, tuloy-tuloy na yan. Super tuloy-tuloy na siya. Kaya ang ganda, no? Super ganda talaga niya, as in. Ay naku, nawawalan na ako ng sasabihin. Paano ba yan? Ilang kahit pagod na basta makakuha ng video kasi ang pag-a-upload ko nito ano, nagkukuha muna ako ng video, lahat yan kinukuha ko na video kung ano-anong nakikita kong video, tapos gawan ko siya ipundo ko muna siya, tapos pag may oras ako, doon ako nag-i-edit, nag-ano ng voicemail, ganun, tapos kung wala talaga akong oras sinisend ko na lang yan, ina-upload ko na lang siya na walang ano, kasi wala na eh. Wala nang oras, alam mo naman si Lolo Mita, siyempre kung wala kang upload, mamumula yung dashboard mo. Laging pula yung dashboard ko eh. Kaya, kailangan natin bakbakan ng ano, ng video. So, minsan, kahapon nga lang, medyo marami akong iniisip, medyo stress ang lola. Kaya, hindi ako nakakapag-upload ng marami, isa lang yung upload ko kahapon. Kaya sana magkaroon naman tayo ng kasi minsan nawawalan din ako ng ano ng gana mag-upload kasi minsan walang nanonood wala siyang nanonood tapos ano pa yung tipong nakakawalang gana minsan kasi isa, dalawa, tatlo yung parang ganun lang hindi man lang panoorin ang video natin so panoorin niyo naman ako. Hindi naman yun ano eh. Panoorin nyo naman yung video ko. Mag-comments naman kayo sa baba. Kahit pa paano makadagdag rin ng ano eh. Mga lods. Suportahan nyo naman ako. Para naman maging okay naman yung buhay natin lahat. Kasi pag nag-iiwan kayo ng bakas, nag-iiwan kayo ng comments sa baba, nagre-reply ako pag may oras ako. Kahapon lang talaga medyo hindi maganda ang simoy ng hangin natin. Kaya hindi rin ako nakapag-reply, ngayon lang ako nagre-reply sa inyo. Nakita ko naman, naku po, ang baba ng ano ko. Paano yan? Parang nakakawalang gana. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang ang takbo natin. Hindi tayo pwedeng sumuko kasi alam mo naman ang buhay, walang sukuan, laban lang. OFW tayo, hindi pwedeng sumuko. Wala tayong dapat sukuan. Kundi si Allah lang. Kundi yung nasa taas lang ang dapat natin sukuan. Wala tayong magagawa kung siya ang magdesisyon. Kaya ilalagay natin sa lahat sa kanya. Kung ano ang naiisip niya, siya na ang bahala sa lahat. Basta ang pinagdadasal ko lang, yung mga anak ko maging okay, proteksyonan sila. Sila doon sa itaas, ilayo sila sa mga taong masasama. Bigyan sila ng kasaganahang healthy body at maayos naman ang pag-aaral nila. I-guide sila ng nasa itaas. Yun lang po.
ang maipagdadasal ko. Tapos ako, tulungan naman ako sa trabaho ko. Kikita ako ng malaki para maibigay ko naman sa mga anak ko ang hindi pa naranasan. Yun lang naman ang pangarap ko eh. Maibigay ko sa mga anak ko yung kailangan nila. Maibigay ko sa mama ko habang andito pa siya. Pero minsan talaga gipit talaga eh. Kasi ang sitwasyon din hindi sumasang-ayon sa ating mga plano. Kaya ganun talaga ang mangyayari. Sana po maintindihan nyo ang sitwasyon. Kumbaga, suportahan na lang natin ang bawat isa sa ating mga vlogger para naman lahat tayo uunlad at magkaroon ng magandang buhay, magandang pangarap sa buhay at alam mo na yung tipong kailangan kasi natin sila, kailangan natin ang pagba-vlog para naman gumanda ang buhay natin at magkaroon tayo ng masaganang buhay. Hindi naman para sa akin 'to eh, kasama ng pamilya ko. Sa ngayon na medyo gipit pa ako, wala pa akong matutulungan, pero inshallah pag maayos na ang lahat, magkaroon na ng ano, ng kita ang Facebook ko, inshallah makatulong din ako sa inyo. Pagdasal nyo lang ako at suportahan nyo ako, kasi kung mayroon ako, hindi naman ako nagdadamot eh. Wala naman akong idinadamot kung mayroon ako eh. Nagsusuporta ako. Ang problema lang minsan, hindi o sumasang-ayon sa atin ang pagkakataon. At ano naman ang may susuporta mo sa ating pamilya kung ikaw din mismo na OFW, wala sa sarili. So kailangan nating suportahan ang bawat isa sa atin. Kaya laban lang tayo kahit anong mangyari. Basta nandyan lang si Allah, okay. Okay na yun. Basta huwag mawawala ng pag-asa, lahat ay dapat nating gawin para sa pamilya at mga anak natin. Katulad ko, kahit anong pagsubok ang dumating sa akin, iiyak man ako, mawawalan man ako ng pag-asa, pero bumabangon ako. Hindi ako umiiyak na lugmok na, kasi wala ng pagkakataon, may pag-asa ang lahat. Lahat ay sasabihin nyo, ipagdasal nyo ang pinaranasan nyo, kasi hindi naman papayag si yung nasa itaas kung hindi natin kaya yon. Pero minsan lang talaga masakit ang procedure, masakit ang proseso sa lahat. Yung kumbaga ikaw mismo mawala ng pag-asa sometime, oo nga, ganun talaga ang buhay eh. Pero kailangan natin bumangon, tumayo uli para magkaroon tayo ng magandang buhay, maayos natin ang lahat. Lahat ng pinaghirapan at dinaanan natin, gawin nating inspirasyon yun. Inspirasyon sa buhay para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kahit anong gawin natin, makukuha natin ang mga malalampasan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Basta andyan lang yung nasa itaas. Iyak nyo kung may problema kayo, iyak nyo dun sa taas. Ipagdasal nyo sa kanya kung ano ang mayroon, bakit ganun. Kumbaga, doon ka magsabi sa itaas kaysa naman magsabi ka sa mga kaibigan mo. Ang mga kaibigan mo minsan, iba-backstab ka pa niyan. At ang mga kaibigan mo minsan, ano yan, maganda lang yan sa harap pagdating doon sa talikod mo. Ikaw nang pinag-usapan. So, mas maigi, walang ibang nakakaintindi sa'yo, mas maigi, doon ka sa itaas. Hindi naman lahat, wala naman akong nilalahat, pero kadalasan, ganun talaga. Ganun talaga ang nangyayari. Marami na akong karanasan na naranasan. So, kumbaga, isinishare ko lang kung ano ang naranasan ko, kung ano ang mayroon, kumbaga, kung ano ang nangyayari. Ganun lang po. So, ngayon, naman, bago ako mag-ayos, kailangan ko munang tapusin ang aking video at aking pinag-usapan. Sayang.
Andito na naman tayo. Kumbaga, idinugtong ko lang ang mga sinasabi ko dito kasi hindi ko rin alam ngayon kung may trabaho ba ako o wala o ano, kasi kahapon malaki ang sagutan namin eh. Kaya hindi rin kasi ako magpapatalo eh. Eh pag alam kong tama ako, talagang nakikipaggira ako. Kaya ganun. Kasi ganun talaga eh. Kung tatahimik-tahimik ka lang, aanuhin ka lang ng mga hiniyupak na yan. Kaya kailangan mong magbulyaw. Kailangan mong sabihin sa kanilang mali sila, hindi sila tama. Kaya yan. Yan ang ano nating mga OFW. Hindi tayo nagpapatalo. Pag tama tayo, yan. Kailangan kasi nating kailangan nilang malaman ng mali sila sa kanilang ginagawa. Hindi po pwedeng tatahimik-tahimik ka lang dyan. Ay naku, hindi pwede sa akin yun. Tahimik-tahimik ka lang dyan, walang mangyayari sa buhay mo. Kung kailangan magsalita, magsalita ako. Hindi ako pwedeng tatahimik lang. Tatahimik lang ako, for what na tatahimik lang ako? Para ano? Kaya nga may bibig tayo eh. Kasi yung bibig natin, kailangan natin gamitin sa ibang tao.